Good morning, guys! So today is back to late upload na naman tayo. And today, may pala kaming pumunta. Itong ganap na to is bago yung flight ko. Kumbaga, 1 week before my flight's going back to Philippines. That... Bidyan natin si Mal. Yes! Bilis niya! So for today's video nga guys, nagpunta kami or nag-drive kami from Prince Albert kung saan kami nakatira going to Costco. So yung Costco parang wholesale siya. Tapos medyo mas mura muna siya kasi wholesale nga yung mga binibili dito. And meron namang grocery sa Prince Albert. Marami naman pagpipilian pero much better nagpunta na rin kami ng Costco para kahit papano, diba? Tayong mga Pilipino. Kahit papano, pag umuwi tayo ng Pilipinas, sa akin naman, hindi naman vacation leave yung inuwi ko. Emergency leave naman tong inuwi ko. Kahit alam kong kapos ako sa budget, nahiya naman ako umuwi na kahit papano, wala akong pasalubong sa family ko, sa sister ko. Kasi may dalawa akong kapatid, pareha silang may mga kids, tapos yung anak ko, tapos si mamang. Yun lang yung nasa listahan ko na kahit papano, may iaabot tayo sa kanila, diba? Kahit sabihin mong emergency leave tong ginawa ko or gagawin ko kasi nga, pauwi tayo ng Pilipinas dahil kay Mother Dear. After nga namin mag-grocery, nag-grab na rin kami ng mga sandwiches para may kakainin kami on the way back home. Hi guys! So today, 1 week na lang ako dito sa Canada. And next week is my flight going back home to the Philippines. Kasi my mom is sick. She's really sick. So she's been in the hospital for last couple weeks and she's still not doing good. She's not getting better. So today samahan niyo kong mag-pack ng my things, mag-ayos ng aking bagahe. So, naisipan ko, yan na lang yung dadaling ko yung white kasi madumi na siya. So, I mean, compare sa ibang other maleta, mas gusto ko na siyang gamitin. Tsaka hindi attractive sa mga... Siyempre, di ba madumi? Hindi siya attractive sa mga akalaing may laman. Wala naman laman yan. So, mabigat sa loob kung umalis ngayon this time. Yan. Pagkatapos ko nga mag-impake ng aking mga gamit, na-realize ko na over-baggage ako, no? So, tinatantya ko kasi, syempre, kinukompute ko yung mga weight nila. Diba, kada boxes naman, may mga weight sila. So, sabi ko, over-luggage ako. Pero kasi, ang problema ko, yung sa airlines na napunta, napili ko, yung pauwi ng Pilipinas, isang luggage lang ang allowed plus yung hand carry mo. Tapos pagpabalik ng Canada, 2 luggage na ang allowed plus yung hand carry mo. So hindi ko alam kung talagang ganun ba. Ang alam ko kasi pag international flight, talagang 2 luggage ang pwede. So sabi ko kay Mahal, hihintayin ko siya at siya yung magde-decide. Baka kasi alam mo, lately hindi ako makapag-isip ng maayos, lagi kong iniisip yung nanay ko. And pagka-uwi ko nga ng pagkatapos ko nga ng mag-impake ng bagay ko, kumain muna ako kung yung leftover namin kagabi, yun na yung kinain ko. And then this time nga Sunday, so yung asawa ko nasa duty pa, so nag-decide ako magsimba ng maaga. So 10 o'clock in the morning kasi ang pasok ng asawa ko 7:30 to 4 ng hapon. So nag-decide na ako magsimba ng 10 a.m. Pagkatapos ko magsimba ng umaga, nag-decide na rin akong umuwi at mag prepare o magluluto na ako para pag-uwi ng asawa ko ng hapon, ready na lahat, kakain na lang kami ng sabay. Itong kagandahan, pag marunong ka rin mag-drive ng sarili mo, hindi ka aasa sa asawa mo hanggang makauwi. Nakakapunta nga ako sa mga gusto kong puntahan kahit wala yung asawa ko kasi marunong ako mag-drive mag-isa. So, pagiging independent, yan din yung natutunan ko dito nang nauna ako makapunta ng Canada. And then, saka ako na i-apply yung asawa ko.
And then, nagkaroon din ako ng aking lisensya. Ngayon, talagang driver na tayo. Pero, hindi ko lang sure kung pag-uwi ko ng Pilipinas, makakapag-drive ako ng Pilipinas. Dahil imba nga yung environment sa Pilipinas. At masikip nga at makitid nga ang daan sa Pilipinas. Unlike dito, napakaluwag. So, after ko nga palang magsimba, nag-decide ako magpunta ng bangko. Ini-deposit ko sana yung pinart-time job namin ng asawa ko. Kasi nga, ang mangyayari, yung mga part-time jobs na walang tax, cash namin nakukuha yun. So, dinideposit ko sa joint account namin mag-asawa para nakikita din niya yung pinaghirapan namin. And after ko nga pumuntang bangko, dumaretso naman ako dito sa superstore, isa sa mga supermarket namin dito sa Prince Albert. Na-realize ko nga, kailangan ko palang mamili at wala din pala akong lulutuin sa bahay. Kaya dumaretso na rin ako dito at nag-grocery mag-isa. Pagkatapos ko nga mag-grocery, umuwi na rin ako. At pag-uwi ko nga, ayusin ko na itong pinamili ko. Usually, yung mga pinamimili namin or every week kaming namimili, pare-parehas lang din. Or minsan, iniiba lang namin yung recipe. Pero usually, ako talaga yung in-charge sa mga paglilista nito. So, ito nga, namili kami ng tinapay. Ang tinapay kasi talagang pang-breakfast ng asawa ko. Bukod sa boiled egg, minsan nagre-request siya sa akin ng tinapay. And then, itong pansit canton, paminsan-minsan nagkikrave kami, pero hindi namin. Yung isang pack na yan, minsan nakakatagal sa amin ng isang buwan yan, kasi pag nagkikrave lang naman. Tapos, bumili nga ako ng 2 pirasong sardinas para pag nagmamadali, or hindi ako nakapagto ng mga frozen na lulutuin, may pwede pa rin akong lutuin. Bumili nga ako nitong saging, kasi nga pag pang lunch namin, hindi kami nagsasaging sa gabi, pero pag lunch after kumain, bumili din ako ng 1 pirasong toyo kasi ubos na yung stock namin na toyo. Tapos sa frozen, bumili lang ako ng giniling at basa. Itong basa na to, basang isda ang tawag dyan. Dito ko lang yun nakilala sa Canada. And then yung pinamili ko nga, inabot ako ng $40 plus na yung tax na yun. And then, nag-decide na nga ako magsaing dito kasi baho na to at ito nga yung natira namin kagabi or natira ko pa kaninang umaga. Ma-share ko na nga din sa inyo, kami ng asawa ko, hindi na kami jasmine rice, nagpalit na pala kami ng aming bigas. Ang ginagamit na naming rice is basmati rice kasi may nakapagsabi sa asawa ko na yung basmati rice is mas less calories. Hindi naman ganun kababa pero kahit papano mas mababa daw yung calories niya sa jasmine rice. Number 1, yung calories. Number 2, yung reason ng pagpalit namin is mas mura ang basmati rice kesa sa jasmine rice. So, simula nga nung nagpalit kami ng bigas, medyo nagbabawas na kasi kami ng timbang parehas ng asawa ko, especially yung asawa ko kasi nung nagpa-general check-up kami sa doktor namin, na detect ng doktor namin na pre-diabetic siya at in-advise siya na mag-last ng weight at saka mag-diet or mag-control sa pagkain niya. Kaya nag-decide kami parehas na ako magtatakal or ako ang magko-control sa mga pagkain niya since ako naman ang tagaluto namin lately. So last year ng pagsasama namin, siya lagi yung nagluluto, and this time 2024 na pagtanto ko na it's my turn na ako naman na magluto para sa asawa ko. Syempre, give and take lang naman. Ilang years na siya yung nagluluto sa amin dalawa. At since pre-diabetic na nga siya, ako nang magkocontrol sa mga pagkain niya. So, sa umaga nga, ang pinababaon ko sa kanya, pang breakfast niya is 2 boiled egg. Pero minsan, nagre-request nga siya ng kung tinapay. Kaya minsan, bumibili din talaga kami ng tinapay for the backup. And then, sa lunch nga niya, ako din na nagre-ready nun. Tinatakal ko nga yung kanyang rice na which is exactly 1 cup of rice lang. Hindi kami pwedeng lumagpas sa 1 cup of rice. And then, minimake sure ko din na may mga prutas siyang baon katulad ng saging at saka ng apples. Yan yung hindi mawawala sa aming grocery. And then, nag-start na nga akong magluto. Inumpisan ko nga sa tinaw kong belly. Hindi ko man lalahatin yung belly kaya hiniwa ko sa gitna. Pagkahiwa ko nga sa gitna ng belly, nag-start na rin ako mag-gayat dyan ng kamatis, 3 pirasong kamatis. Hiniwa-hiwa ko nga lang yan ng panggisa.
3 pirasong kamatis ngayong hiniwa ko. At mas maraming kamatis, mas masarap kasi igigisa lang natin. Actually, hindi ko rin alam anong tawag dito sa niluluto ko. And pagtapos ko nga maghiwa ng kamatis, hiniwa ko na rin tong sibuyas na panggisa. Pagkatapos ko nga nitong maghiwa ng sibuyas, isusunod ko naman tong upo. Igigisa natin to yung upo sa belly, pero hindi ko masyadong dinamihan yung belly. Habang nagluluto nga ako, napapaisip talaga ako sa sitwasyon ng nanay ko sa Pilipinas. Hindi ko nga talaga alam yung nararamdaman ko. Natutulala din ako minsan na medyo hindi ko rin talaga ma-explain. 4 years ago nga, yung last na nakita ko ng personal yung nanay ko, nung nasa Kuwait pa kami ng asawa ko, dun yung last naming bakasyon pauwi ng Pilipinas. Pero ganun talaga siguro. Balik nga dito sa niluluto ko, ang ginawa ko nga sa belly, pinakuluan ko. Gusto ko kasi lumabas talaga yung sarili niya mantika para hindi na ako maglalagay ng mantika. Pag lumabas na nga yung mantika niya, saka ako mag-start mag-isa. Alam ko na pala ang tawag dito sa niluluto ko, ginisang upo na may belly. So yun lang. Thank you.